showbiz fanatics, Eat Bulaga, aba, kumpirmadong may sisibakin at may ibabalik. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Pinoy Celebrity Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Siyempre, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi pong nakaantabay at lagi pong sumusubaybay sa lahat ng ating mga videos. Isang malupit na pasasalamat po sa inyong lahat for always keep watching and keep supporting our channel, as well as kay Maine Mendoza and Alden Richards. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa mga legit viewers and subscribers po natin na atin pong babasahin po sa inyo patungkol po dun sa ating last update. Una, sabi ni Ma'am Gloria Garcia, sana iwanan na ng Maychard ang Eat Bulaga at sana i-consider nila ang channel ni Kuya Will. Sana magkaroon kayo ng peace of mind. Ayan, ito naman po ang ilan sa mga sana ni Miss Gloria Garcia, no? Marami po kasi naging hati kasi ang hati ang reaksyon ng mas maraming sumusuporta kay Alden at Kimin patungkol nga dun sa lipatan na magaganap. Merong gusto, meron din namang ayaw. Sabi ni Ma'am Miss Maribig Garcia, admin, ang alam ko si Shara Soto ay isa na sa host ni Willie sa AMBS. Bakit ganun? Kinalaban ni Shara ang EB, malamang. Maraming alam si Shara. Di ba nag-shooting si Alden at Maine sa Italy at nag-aral sila ng France? Kaya magaling siya mag-friends. Thanks, admin. God bless. Ayan. Thank you, Miss Maribik Garcia. Totoo po yan kasi po in-announce na po ni Mr. Willie Revillame kung sino-sino po yung mga makakasama niyang star sa kanya pong panibagong show sa AMBS, na kung saan binili ni Mr. Willie Revillame ang frequency ng ABS-CBN na yun po yung kanilang ginagamit ngayon. Thank you po, Miss Maribik. And Miss Remy Montalvo said, okay lang kung lumipat silang mag-asawang Maine and Alden. Basta magkasama silang dalawa, huwag paghihiwalayin. Kung kukunin sila ni Willie Villame, mas mabuti nga sila doon siguro naman, mapapabuti sila. Kung dyan naman sa GMA, siguro naman mapapabuti sila. Kung dyan naman sa GMA, kung pinaghiwalay naman sila at hindi man mabigyan ng project si Maine dahil ayaw ng GMA yung pagsamahin silang mag-asawa, ano pa ba ang dahilan? Di umalis na lang sila. Kung may offer naman sa kanyang dalawa, dapat nga tanggapin na lang nila yun. Ayan. So, tama po. Salamat po sa inyong komento, Ma'am Shiremi Montalvo. Ayan. At the end of the day, syempre, kahit po tayo gusto natin manghimasok dun sa magiging desisyon nilang dalawa. Pero, at the end of the day, syempre, yung may katawan pa rin ang masusunod. Of course, marami silang kailangan i-consider when it comes to lipatan portion, kasi marami po po silang mga proyekto na kailangan nilang tapusin. May mga kontrata po sila na kailangan nilang tapusin dahil meron pong kaakibat na demanda po yan. Kasi sa ABS-CBN nga po, marami pong gumawa niya na nakontrata pa sila sa ABS pero tumatanggap sila ng ibang proyekto. Kaya naman na may demanda po sila na kailangan pong ayusin at may mga danos perwisyo sila na kailangan nilang bayaran. Yun po yung mga bagay na inaavoid ngayon ni Alden at ni Maine Mendoza in the future. Sabi naman po ni Ma'am Shi RB Belleza 14, mabuti lumipat na lang sila para wala ng Sarsuela, kasi sa network nagmula ang Sarsuela. Grabe ang pinagdaanan sa Aldab. Below the belt na ang paninira. Ayan. So, ito naman ang isa sa mga POV, no, ni Miss RV Belleza na yun nga, gusto niya lumipat na, kasi ganito lang po naman yan, Miss RV, no. Ito po ay aking point of view patungkol sa comment po ninyo. How can we sure that 100% ay wala pong magiging Sarsuela dito po sa kung if ever na darating sila sa punto na lilipat sila ng network, nakakasiguro po ba talaga tayo na wala ng Sarsuela doon? Remember na yung mga ano na yan, tao na yan, hindi lang iisang network ang
kanilang kumbaga is ano yan, mga investors kasi ang mga yan eh. So salamat po sa inyong komento, please mag-comment lang kayo sa ating comment section na related po sa ating latest updates. At ngayon pag-usapan natin to mga kapatid yan. So update natin kay Alden Richards kung saan si Alden po ngayon ay talaga naman busy ng lolo natin, no? Kung saan sana siya mall tour, kung saan saan niya na pinopromote yung kanyang pong teleserye. Talagang sobrang pagod na po talaga ang lupang katawan ni Mr. Alden Richards dahil talaga namang parang ano siya, kayod kabayo siya ngayon eh. Kasama niya po ang ilan sa mga stars ng startup. Kasi ganito naman talaga ang prinsipyo ni Alden eh. No, kapag meron siyang proyekto, talagang ipupush niya yan to the limit. Hanggang sa siya na mismo yung mapagod, diba? Pero just the same, syempre lahat ng effort po natin nagpe-paid off yan. At yun po yung nararanasan ngayon ni Alden Richards. Na lahat ng mga paghihirap niya noon, ngayon eh nararanasan niya na yung ginhawa ng buhay. Kaya naman tinutuloy-tuloy niya lang po ang lahat ng ito. Kaya naman Alden, ang masasabi lang namin, mag-ingat ka at ingatan mo rin ang iyong sarili. And of course, syempre, i-congratulate natin si Miss Maid Mendoza for being one of the Icon Awards, for having the Icon Awards. Gawad Pilipino 2022 Icon Awards, Maid Mendoza, Entertainment Icon of the Year. Grabe, no? Congrats! At syempre, si Mr. Paolo Ballesteros was also chosen as one of the Icon Awards sa Gawad Pilipino 2022. Sabi nga ng mga fans po nila, kung si Mr. Alden Richards lamang po ay lagi nakikita sa Itbulaga, malamang sa kanya po itong award na to. Pero just the same, just be happy for Mr. Paolo kasi deserve din naman niya yung kanya pong award na nabigay po sa kanya. So ngayon pag-usapan natin yung ating proper topic for today kung saan meron tayong nabalitaan na meron pong tatanggalin sa Itbulaga at meron ding ibabalik. Ano nga ba ito? Kasi if you remember, marami pong nagtatalo-talo sa Twitter. Marami po ang mga negative and positive feedbacks with it comes dun sa portion po ng Hamog Sirye. Ayan. So may Hamog Sirye po sila na kinabibilangan ni Miss Maid Mendoza, Miles Ocampo, and Maha Salvador, and Miss Raisa May Dizon. Kung saan marami po talaga ang na-OOA-yan na. Kumbaga parang hinahanap-hanap nila yung dating playboy ng comedy na naihahandog ng Itbulaga. Sa ngayon kasi parang si JDL nga po kapag nag-a-act na po sila, parang hindi siya ganun ka-convince na natatawa siya sa mga bagay na ito. Kaya naman, I know na ang ibabalik po nila dito ay yung dating portion na kung saan mas binibigyan diin si Jowa Pau. At saka kasi parang napapansin natin na mas malaki na po yung time consuming ng Maha ng Dugyot serye na ito na hindi naman talaga ganun patok sa publiko. Kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below.